O, kunwari. Kunwari lang, ha. Kunwari lang uli. Halimbawa lang uli. Ako uli ang boss. Ako yung boss. Sasabihin ko, nahuli ko ngayon to si gunman. Ako, boss. Huli kita, eh. Ha? Ano gusto mo? Kulong o may pag-asang hindi ka makulong? O, siyempre, ikaw yung gunman, nahuli ka. Ay, boss, pwede ba yung may pag-asang hindi ako makulong? Abay, pwedeng-pwede! Magturo ka ng iba na mas mataas sa'yo. Magturo. Kasi may ganong deal, eh. Kung matuturo mo yung talagang mataas at ikaw yung pinakalis na, ano, at nautusan ka lang, tinakot ka lang, ganyan-ganyan, eh, pwede ka makalaya. Mailulusot ka. Paano? Ako naman ang boss, magdi-decide, eh. Lagpak, eh, sa piskal pa lang. Eh, ikaw naman, kunwari si gunman, ano sagot mo? Abay, doon na ako sa magtuturo ng iba. Di ba? At least, ano yun, matalo man ako, kulong lang ako. Pero kung manalo ko, di panalo, di ba? Oo. Eh, yun lang kasimple yan. Napakasimple lang ho niyan. Maniwala ko kayo sa akin. Napakasimpleng kaso niyan. Kaya nga, in relation to that, bakit tumatagal itong lintik na kaso na ito? Bakit tila may nagpapadelay? Kaya dito papasok yung second opinion natin. The first opinion, talaga may tanga lang sa DOJ. Kasi totoo naman, eh. Una, maaring talagang nagkamali lang. It was a mistake. Kaya nga lang, medyo malalang mistake yon. Kaya ang tawag natin, medyo katangahan ho talaga yon. Eh, malay natin, may sumablay lang talaga. Or, talagang sinasadya para humaba yung kaso, humaba yung panahon, at makalimutan na ng tao, mamatay na yung issue, kasi napapansin nilang dumadami ang supporter ni Bantag. Talagang nagte-trending ang video pag si Bantag ang pinagtatanggol. Pahahabain na lang at pahahabain yung kaso. Di ba? Pahahabain mo ng papahabain. Para, alam nila kasing walang mangyayari pagdating sa judge kasi kulang-kulang. Oh, ganun na lang ang gagawin. Ang importante, yung mahalaga. Ano? Mabulungan ng presidente. At tanggalin si Bantag. Tama, mali. Pag binulungan si Bantag, si presidente na, Sir President, ang dami ng ano, may kabayo, may manok, mayroong extension, mayroong hari-harian, may red horse, lahat na, binanggit na nila sa presidente, yung presidente naman. Ano yun? May ano? Okay, sige, tanggalin na yan. Okay. I think, dahil may conflict, it's better na wala na yan para wala ng conflict. Tandaan natin, may pagkaugaling si PBBM na ganun. Ano yung reaction niya kay Benny Antiporda? Reaction niya kay Benny Antiporda. Even without, ano ha, without really investigating the entire case. Ano-ano niya? Maganda siguro, wala na siya dyan. Maganda na siguro yung nangyari, matutuloy-tuloy na siguro yun. Kasi wala na siya dyan. Naintindihan nyo? Ganun ang sinabi niya kahapon. Hindi ako nag-invento nun, ha. Pinlay natin dito yung kahapon. Ganun ang sinabi niya kay Benny Antiporda. Okay na yan. Para wala na silang gulo, unity. Pagkakaisa ng mga kurap, sabi nga. Hindi, kasi parang ganun ang datingan, eh. Tama, mali. Diba? Parang ganun ang datingan. Elizabeth Linsangan, maraming salamat sa Papa Cafe. Oh. Pang Thanksgiving yan. Di ba? Parang ganun ang datingan, eh. Baka akala nyo, binobola ko kayo. Eto. Ha? Eto. Matindi ito. Mamaya may matindi pa. Ako, may sasabihin ako sa inyo sa dulo. Kung bakit sa DOJ, sablay. Kung bakit ang ating sekretary sa DOJ ay hari ng sablay. Unya-unya. May sasabihin ko sa inyo kung bakit. Pero bago tayo pumunta dyan,
eto muna. In relation to that issue also with Bantag. Ano ho? Ipapakita ko sa inyo. Eto lang naman po yung inireklamo nung dalawang kinasuhan ni Administrator Benny Antiporda. Yung dalawang abogado na kinasuhan. Di ba? Ni Benny Antiporda sa ombudsman. Yung dalawang yon, ang reklamo nila, pinapahiya daw ang mga empleyado ni Benny Antiporda. Saan? Sa plug racing. Ganun daw. Oo, ngayon, hinalungkat natin. Ano daw ba yung video na pinapahiya at kesyo nagmura daw si Benny Antiporda? Papanood, pa-play ko sa inyo. Exclusive. Dito lang yan. Akala nyo, News 5 lang, tsaka may GMM, exclusive. Eto, exclusive. Yung plug ceremony na kung saan ginamit ng laki, so bastos daw si Benny Antiporda. Kayo ngayon, ang manood, at sabihin nyo sa akin, kung mali o bastos ba si Benny Antiporda? National Irrigation Administration. You can notice about me that I'm too serious today than the previous flag ceremonies. Sad to say that I'm really very disappointed wherein I didn't see any wholehearted support coming from our people. I will start from my very favorite office, which is the Public Affairs and Information Service. I've told them already that you need to show the people, you need to engage them, and you need to tell them that NIA do exist in this society. Ako po ang sumasagot sa Facebook. Ako po ang nagsasabi sa tao na ito pong pagkukulang namin ay aaksyonan po namin. Una, pinuna niya yung public information ng NIA. Sabi niya, shape up. Mag-ano kayo, ayusin nyo. Kasi ako pa ang sumasagot sa social media ng mga nangyayari kasi may mga nagagalit daw sa NIA. Pinagalitan niya lang. Pinagalitan niya. Oh. Buti pa nga, sinasagot niya. Kung yung iba yan, ano pa kailam ko? Kukuyakoy na lang ako sa opisina, manood ako ng Netflix Ant-Man. Siya, concerned siya doon sa mga galit na mga tao sa NIA. Kaya siya mismo ang sumasagot. Diba? Siya mismo ang sumasagot. Kaya sinasabihan niya yung opisinang in-charge. Baka gusto niyo naman na gumising-gising. Ano kayo, tutulog-tulog, week? Ang pais po gumagalaw, pero ang gumagalaw, hepe lang nila at mangilan-ngilan. Ang nais ko, okay, nais ko. Baka siguro din nila, isko ito, bahayin natin to, dilawan. Siguro ganun ang rinig nila. Na sumasagot din sa Facebook para sabihin sa tao kung ano yung dapat gawin. Hindi ba pwedeng sumagot ang isang janitor ng NIA para pag uwi mo naman ay may mukha kang maiharap sa iyong pamilya? Hindi ba pwede sumagot ang isang taga-NIA na may kaalaman kung ano ang nangyayari at kailangan sabihin nyo sa taong bayan na nagkakamali po kayo, eto po yan? Please. Enough of those days that we keep our mouth shut and we sacrifice the good name of those people who are really working hard for this administration. Please, nakikiusap po ang inyong lingkod. Ang iningi ko po sa inyong suporta ay 30 days lang para mapatunayan nyo kung sino ang administrador nyo. Anong ginawa nyo? Yes, indeed, most of you, naramdaman nyo yung pagmamahal ng inyong administrador. Yung pagbibigay natin ng puso sa trabaho, malasakit sa tao. And I thank you for that. Yan. Yan o yung pagalit. Ano sinasabi niya? Malasakit. Kailangan natin ng malasakit dito sa ating mga empleyado. Kailangan nating ibalik yung ayos dito sa NIA.
Di ba parang tatay na tatay lang si Benny Antiporda? Tatay na tatay siya dun sa mga empleyado kasi concerned siya dun sa buong ahensya. Pero lagi niyong tatandaan nito, mga kaibigan. Alam mo, why I can feel this person, not just because kakilala ko siya, I feel this person because it happened to Mocha sa PCOO. When we were there, our office was isolated. Alam ni Attorney Trix yun, sinasabi niya rin yun. Binira kami ng binira. Wala kaming budget, wala lahat. Pag may gusto kaming pagbabago, magagalit. Sasabihin, Epal. Ito, walang biro ito ah. Ako mismo personal. And this is the first time I will tell you this. First time, makinig kayo sa akin. First time ko sasabihin to. That's why I can feel this guy. When we were in PCOO, si Mocha nakabuntot kay Pangulong Duterte. Inintriga siya ng ilang mga opisyal na naiinggit lang kay Mocha sa loob ng PCOO. Again, ulitin ko for how many times, si Secretary Martin Andanar, all support kay Mocha. Sino mga naiinggit dyan? Yusek, Asik. Ha? Yan ang mga naiinggit dyan kay Mocha. And one time, sinabi ni Mocha kay SBG na, Boss, kasi ganito nangyayari, kaya nagkakagulo tayo sa communication. Pag nag-speech si Pangulong Duterte, unang kumakarga ng speech ay yung Malacanang press cartel. Malacanang press corps. Yun ang unang kumakarga. Ibig sabihin, from the president, Malacanang press corps, tapos to the people. Eh, ang problema, pagdating sa press corps, eh, puputol-putulin na nila, chachap-chapin na nila. Pag-chap-chap, pagdating sa tao, iba na yung mensahe ni presidente sa kanila. Nagegets ninyo? Kasi nga, PRRD, Malacanang press corps, tao. Bago pa umabot dito yung ano, kaya sinabi ni Mocha, sinasuggest niya, Boss, kailangan natin social media. Kaya nga ho kami naandi dito sa opisina na to. Eto ha, makinig kayo maigi. First time to. So we had a meeting. Pinatawag lahat. Lahat ng ASIC, USIC. Ako ang hinarap ni Mocha. Honestly, ako ang humarap sa mga ASIC, USIC. And somehow, medyo ano ko. So how do we it? Ganun, ha? Usapan. Sabi ko, ganito lang naman po kasimple, sir, mga ma'am. From the video, bibidyo ni Mocha, ipipicture niya si PRRD with the message, tapos diretso na natin sa social media. Yun ang suggestion ko. Marami hong nagalit. Totoo ito. Maraming nagalit. Ang daming palusot. Hindi kasi ganyan ang ano, protocol eh. Hindi kasi ganito. Tapos, din nagsalita ako, sabi ko, yun na nga po ang problema, mga mama, mga sir. Eh, siyempre, mga Yusek, Asik tong kausap ko. Sino ba naman si Banatbay? Ha? Isang bugok na, isang ano, kalbong na doon, di ba? Na nagmamagaling. Sabi ko, yun nga po ang problema, sir, mga mami. Let the people interpret kung ano yung sinabi ni PRRD direkta. And dapat, mauna tayo na magbigay ng message from the president to the people. Huwag nating hayaan na ibahin ng media. Kasi nangyayari, gumigit na yung media, iniiba na nila yung message ni PRRD. Kaya sabi ko, mga sir, mga ma'am, baka dapat idiretso na natin. Unahan natin yung media. It's because may cartel nga sa loob. Nagalit sila ngayon. Nagmamagaling daw tayo. Nagmamagaling daw yung opisina na nire-representa ko, yung opisina ni Mocha. Nagmamagaling daw. So, from there, walang nangyari. Nanahimik kami. Kasi nga, tinabla-tabla kami. Eh ngayon, binubomba na lang namin si SBG. Sinasabi namin, Boss, ganito nangyari, ganito, ganito. So sabi, gagawa ng paraan, which is ginawa naman ng paraan. Ang ginawa, nagkaroon ng talk to the people. Maganda nangyari, talk to the, direkta. They can access. Yun ang gusto namin, direkta. Ang Pangulo at ang taong bayan, diretso. Hindi yung dumadaan muna sa, ang gusto kasi ng media noon,
dadaan sa kanila lahat ng yung press briefing, sila lang ang makikinig. Tapos sila ngayon ang maghahatid sa tao. Eh ano mangyayari nun? Eh against lahat yung mga animal na yan eh. Galit lahat yung kay PRRD. O di ba? Sabi, yun nga yung sinasabi namin eh. Nung time na yung pinaglalaban namin yan. Sabi ko, hindi ko na sabihin kung sino yung kausap ko. Basta sinabi namin, galit nga yung mga yan eh. Ayaw manalo si PRRD niyan. Galit yung mga yan. Bakit ngayon binibaby natin to mga media? Eh paano yung si... yung USEC na nag-handle doon sa Malacanang press corps, eh, taga-media din kasi. Taga-mainstream media. Hindi ko na lang papangalanan yung hayop na yan, ha. Yung mga iba din, lahat, karamihan dyan, taga-media lahat. Gets ninyo? So sila, ano gusto nila? Negosyo. Kailangan sila ang unang scoop. They want the viewers to come to them. Pera-pera ang tawag dyan. Naalala nyo ngayon. Kaya nga kabisado ko yung galawan nitong Tansong Pulburon eh. Na gusto niya siya lagi na uuna. Para ang viewer sa kanya punta. Pag nag-view, kwarta. Ganun. Yun ang ano dun. Same shit na pinaglalaban namin noon na media. Media ang una. Anong ibig ko sabihin? Anong relationship nito kay Benny? Si Benny kasi merong gustong pagbabago. Si Benny Antiporda, yung administrator, gusto niya pagbabago. Sineshake niya ngayon. Tinatanggal niya yung mga maling kaparaanan sa loob. Yung mga... kasi may mga project na after office hour na gagawa. Alam mo yung ganun? Yung after office hour? May mga kasunduang nangyayari. Eh, tinutuligsa niya ngayon. So... ino-operate siya. Nasuspend ngayon siya. Ganun po ang nangyari. It's the same thing nung panahon ni Mocha. Remember, may nagpakalat ng papel. Yusek yung animal na yan. Madaldal yan eh. Leche yung ano na yan. Epal-epal yan. Hanggang ngayon, epal-epal pa rin yan eh. Yan ang namuno ng hukbalhap labang kay Mocha. Nagpakalat sila ng papel. Signature campaign. Para mag-resign si Mocha. Sorry na lang sila. Magkaiba si PBBM at si PRRD. Si PRRD stood for Mocha. PBBM, mas maganda siguro wala na siya dyan para maayos na. Kita nyo yung difference? Kitang-kita nyo yung iba? Di ba? Ibang iba. Baka, sandali. Daldal ako ng daldal dito, wala namang like, mag-like-like dyan. Baka naman pwede mag-like-like naman kayo kasi nagagalit si Diego Lati ko, binabantayan niya yung likes eh, oh. Pag di kayo nagla-like, di ko na itutuloy itong kwento ko. Hindi, alam mo, marami akong kwento kasi marami kaming karanasan yan sa PCOO. Ang dami pong nagagalit nun kay Mocha. The only difference before and today, ha, eto, mas mataas pa position ni ano, USEC level itong si, ano eh, si Administrator Benny Antiporda, si Mocha ASEC. But, magkaiba nga lang talaga. Si Pangulong Duterte, stood by Mocha all throughout. Sa lahat ng laban ni Mocha, lahat ng paninira kay Mocha, PRRD stood behind her. At talagang sabi niya eh, nasa likod mo ako. Even, eto ah, eto, derechuhan eto ah. Naalala niyo si Mocha, sinunda ng Rappler sa Resorts World habang nagpe-perform. MTRCB board member siya nun. Ang sweldo ng MTRCB board member, barya lang, as in sobrang barya. I think less than 20,000. O minsan umaabot 20, 25. Ganun lang. Okay? So, nagpaalam si Mocha, KPRRD, derechuhan. Nagpaalam siya, Mr. President, kasi hindi ko kaya yung sweldo. Meron po akong nanay na sinusuportahan. Is it okay na mag-perform pa rin ako while doing this duty? Anyway, gabi lang naman po. At it does not in any way interfere with my job. Alam mo, sabi ni PRRD sa kanya, wala namang problema magsayaw-sayaw dyan. Okay lang, magsayaw-sayaw ka. Wala. Ganun ang sagot ni PRRD. Okay lang yan, mukha, okay lang yan. Ganun. Si Secretary Martin, ganun din ang sinabi. Okay yan. Nung na-time,
Eh, kaya lang, binanata ng Rappler, binanata ng mga media sa Malacanang. Mga media sa Malacanang ang tumira sa kanya nun eh. Bakit? Kasi nga ho, remember, si Mocha, sinasuggest niya ipasok ang mga vlogger sa Malacanang. Nagagalit tong mga media sa Malacanang kasi uunahan sila ng mga vlogger. So, binanatan sila ngayon, binanatan itong mga media sa Malacanang si Mocha para mawala sa... umalis na lang. Akala kasi nung media, aalis si Mocha sa PCOO para ipagpatuloy yung singing career ni Mocha. Kasi nga po, alam mo ng media na yung isang kanta ni Mocha eh isang buwang sahod na sa kanyang government work. So sabi nila, ay, hindi pagpapalit yung pagkakanta ni Mocha dyan. Kaya birahin lang natin ang birahin. Oh, binira nila ng binira. Si Mocha, binitawan yung pagkanta. Binitawan niya yung Mocha Girls, umalis na siya. Actually, nagtalo pa kami noon eh. Kasi sabi ko, siguraduhin mo ha, wala tayong maaasahan dyan sa gobyerno, babanatan ka lang ng babanatan yan. Eh sabi niya, it's about time na kailangan may tumayo para sa mga vloggers. So bumitaw siya sa Mocha Girls. Kami naiwan si Erin noon. Actually, hirap kami noon nung umalis siya. Hinahanap talaga siya ng tao noon. Oh, ito ang nangyari nun. Shock ngayon itong mga media. Totoo yan. Na-shock sila na, ay, iniwan niya yung pagbabanda, iniwan niya yung pagkanta niya, yung karir niya sa labas, at nagpatuloy siya dito. Yan. So, dyan na nagsimula talaga yung girian. Sinasabihan na siya ng fake news, ganyan-ganyan. Oh, hanggang, wala silang nagawa. Kasi, PRRD stood by her. That's the biggest... difference talaga kay Benny Antiporda at kay Mocha. Si Pangulong Duterte tumayo kay Mocha. Dito kay Benny Antiporda, yun ang problema ko. Wala pang ang alam tong presidente natin sa balita. Ano sabi niya? I think it's good na wala na muna siya dyan. At least walang gulo. What kind of president do we have? Na napapa-English ako, shit. Amalia Perez, maraming salamat at saka Concepcion Venus. Di ba? Anong klaseng presidente meron tayo? Mabulungan mo lang? Eh, ano na kagad? Agree na kagad? Hindi man lang mag-iimbestiga? Eh, mas mabuti pa pala tayo. Iimbestiga natin kung ano nangyari. Eto, inireklamo sa kanya. Ituloy natin. Pero marami po sa inyo, mas minarapat pang sirain ang inyong lingkod. Balang araw ay malalaman nyo sino itong mga taong ito. And I will deal with them head on. A signature campaign was done against me. And yet, it didn't succeed. Parehong-pareho, signature campaign din. Ang mabigat nun, walong opisyal. Ay, de, sorry, pito. Pitong opisyal, Asik Yusek ang pumirma na para umalis si Mocha. Sabi ni Pierre Ardi, ayaan mo sila. Kasi sinumbong namin yun eh. Sabi namin, Mr. President, may mga pumirma. Ayaan mo sila. Just do your job. Hayaan mo sila. Walang biro. Eto, hindi ako nagbibiro dito. Kaya nga tumagal si Mocha eh. Ano, paano na lang siya nag-resign? Nag-resign na lang siya kasi kakandidato siya nun. Pero sabi ni PRRD, hayaan mo sila. Huwag mo sila pansinin. Dito, ano sabi? Eh, siguro maganda na lang maayos yung maramatahimik na yung ano. Isipin nyo, ang layo talaga eh. Why? Dahil hindi nila malaman ano isusulat nila. Kung anong dahilan, bakit kailangan ng signature campaign against me. Yun, no? Nagpagawa daw ng signature campaign, hindi naman nila alam kung ano yung ilalagay nila doon. Kasi hindi nila masilipan eh. Basta ayaw lang nila. Ayaw lang nila ng iniistorbo yung trabaho nila. Ang gusto nila yung, ano tayo, yung kuya-kuya-kuya lang tayo dito, sahod lang tayo, okay na yun. Ay, wag na nating ano tutulan yung mga nangyayaring lagayan diyan. Ayan yun na. Basta tayo trabaho lang, bahala na sila sa buhay nila. Ito si Administrator Benny Antiporda. Hindi pwede. Kailangan natin linisin ang ahensya. Ano naman, admin naman? Pwede ba yung ano na lang, relax-relax lang tayo? Kung kuya-kuya na lang tayo dito. Gumagalaw naman na tayo dito. Istorbuhin mo pa kami. Eh, gusto nito ayusin yung ahensya. It's okay. I can take it.
Now, why think about the acting appointment of yours truly? God damn it, I told you already, I don't want any acting title to each and every officer of NIA. Oh, eto ha, yan daw yung pagmumura. Hindi naman niya minura yung tao eh. It was just an expression, although I don't agree with that expression, but it's just an expression at hindi niya sinabing, ikaw, atutut, ganun, ikaw, tut. Wala siya sinabing ganun. Oh, pakinggan niyo uli, ha? Yan daw yung nagmura siya. Minura daw yung mga opisyal. I can take it. Now, why think about the acting appointment of yours truly? God damn it, I told you already, I don't want any acting title to each and every officer of NIA. Hindi nyo ba kaya gawin yun? It's very simple. Isipin nyo, ilang taon ng acting ang isang opisyal? Bakit hindi nyo mabuksan? Bakit hindi nyo gawing permanente? Ito yung issue dyan. Ang pinupunan niyan dyan yung mga personnel. Okay? Mga acting lang kasi. So, pinaglalaban niya. Bakit hindi niyo paggawing permanente itong mga tinatawag yung acting? Alam niyo kung bakit? Kasi nga, meron silang mga inaantay na mapasok na mga kaibigan nila. So, yung mga ina-appoint, ina-acting-acting lang muna. Pinaglalaban niya nga yung mga empleyado o mga opisyal, mga tao niya na, sandali, ito na inilagay eh. Bakit ginagawa niyong acting? Ba't ayaw niyong sumunod? Yun yung pinaglalaban niya yung mga tao doon. Kasi nga daw, ang balita is yung mga nakaupo na, yung mga dating nakaupo na. Alam mo naman sa gobyerno, pag yung mga dating nakaupo, nagagalit sila sa mga appointed, ayaw po nilang gawing opisyal para inaantay nila ma-appoint yung mga kaibigan o kamag-anak nila. Di ba? Ganun no. Nga galit ngayon to. Paano tayo magpa-function ng maayos? Puro acting tayo. Ano to? Acting-actingan na lang. Hindi bali na ang inyong lingkod. Kaya nga po winawalang niya dahil acting yung nakalagay sa appointment ko daw. Oh, eto ah, sabi niya, hindi bali na ako. Okay lang ako, acting ako, okay lang ako. Yung mga tao na nagtatrabaho sa baba, na mga opisyal, huwag nyo naman gawing acting. Sa madaling salita, ganito lang. Huwag na ho natin pahirapan. Ayaw ho sumunod ng mga nasa baba. Sa mga in-appoint. Alam nyo, this is not the first time na nangyari yan. Maraming ganyan. Kaya lang, nagkataon, ngayon, hindi malakas ang presidente. Kaya hindi sumusunod yung mga career officers. Ulitin ko, ganito lang kasimple yan. Nung pumasok kami sa PCOO, bakit ko laging hinahalimbawa to? Kasi kabisado ko ho eh. Sina Fernando, salamat po. Nung pumasok kami sa PCOO, merong mga tinatawag na career officers. Ibig sabihin, meron silang security of tenure na tinatawag na sila, official na sila, mapalitan ng presidente kahit sino. So, sa madaling salita, sila ho yung mga senior. Sila ho yung mga naandyan na. Wala ka pa. Darating ngayon ang bagong administrasyon. Mag-a-appoint. Nag-appoint si PRRD. Isa na ho dyan, si Mocha. Ayaw sumunod ng mga nasa baba. Kasi nga, gusto namin ng pagbabago. Gusto namin ayusin. Di ba? Kaya lang, ang pinagkaiba, alam nila si PRRD yung nag-appoint eh. Alam nila yung presidenteng matikas ang nag-appoint. Pag hindi ka sumunod, baka ipatawag ka. Ha? Ganun katindi kasi, matapang yung presidente natin noon. Eh ngayon, sino yung mga in-appoint? Yan? Sige? O pakialam namin. Ano pakialam namin yung sa mga in-appoint? Acting-acting lang. Kaya isipin nyo ha, dito ka matatawa.
yung presidente natin ngayon, ang mas kinampihan pa ay yung mga naandun na na mga sindikato na. Instead, yung sarili niyang in-appoint. Anong kalas... Anong katarantaduhan yan? Nag-appoint ka, pero ayaw mong tayuan. Ayaw mong panindigan yung in-appoint mo. Ganong kawalang niya. Ganong kahina. Si Benny Antiporda lang po ba yun? Hindi. Pati si E.S. Rodriguez, ganun din. Yung iba pa, ganun din. Si Bantag, ganun din. Instead na tayuan mo yung mga naka-appoint dyan, na in-appoint mo, ano ginawa mo? Ano ba kwento? Ano ba Marites dyan? Di ba? Sabi nito, oo nga, pa English-English pa. Hindi ganun talaga eh. Kita nyo ganyan yung issue? Now, to those people who are asking bakit ako acting, lahat po ng administrador ng GOCC ay acting po ang appointment. Tapos, i-confirm po ito ng board nila. Yan po ang isinasaad ng batas. Ngayon, hindi ko alam yung mga abogado natin dito, gano'ng katalino, bakit hindi alam yun. No? Since hindi nyo alam, doon kayo sa opisina ko, dahil mukhang mas matatalino kayo, magsama-sama tayo sa opisina ko at doon tayo magtuturuan kung ano ibig sabihin ng batas. Gets ninyo kung bakit acting? Kaya lang, alam mo, yun na nakakatawa dito eh. Hindi man lang tayuan ni PBBM itong mga tao niya. I'll give you a good example. Sinabi ko na sa inyo, ayaw kong pag-usapan yung nakalipas. Eh. Pero I think we need to go back and tell the people what is the truth. Noong pong nagkakagulo tayo sa MC1 at sa MC3, may isang abogadong magaling. No? Na ang sabi niya, ang civil service daw, ang SDA daw po at ang DA position ay hindi po seso position. No? Before you say something in front of the people, be sure that you did your assignment. Mag-aral kayo bago kayo magsalita. Diba? Pinagbigyan ko yon dahil ignorance of the law yun. Diba? Okay lang, no problem. Pero now, hindi ko na mapagbibigyan ito. Because I've told them already, please review the GCG law before saying something about the acting. No? And since ayaw nyo kong mapermanent, okay lang. Pero yung mga tao ko, ipermanente nyo. No? Now, since you cannot do it, I will do it myself. Today, expect orders coming from the administrator's office kung sino-sino yung mga malilipat sa opisina ko. Wala tayong gagawin, kundi magtitiga na lang tayo. No? Meron dyan, nung Thursday, nung tayo po'y na-confirm, sinadyang mag-absent. Hindi nag-present. No? Siya pumirma ng request, sila ang pumirma ng pag-approve sa board, pero nag-absent sila. Nasa ospital daw siya. Hinihingan ko ngayon ng medical certificate, walang maipakita. Now I will deal with you. Okay? To those people who have done wrong to the Filipino people, you better resign. I will sue you in the highest court that I can do. You take note of this. Ayaw niyong pakisama eh. I reach out to everybody. I even promoted you guys. What happened? You really want to challenge me? Okay, so be it. I talked to the president 3 days ago. Ano, not 3 days ago, last week. Nakita niyo naman, kaya ako nga pinost sa Facebook. Ano sabi ko? Sir, I will deal with these people head on. Sabi niya, go ahead. And I'm requesting for 1 year only. And I will clean up niya. And I really mean it. I will clean up niya. Antindi, no? Kinausap niya ang presidente. Sino pa ba yun? Si PBBM. At sinabi niyang, aayusin ko to. Sabi ng presidente, go on. Anong next? Idinimanda siya ng ano,
Pinagalitan kami. Sabi niya sa ombudsman, pinagalitan kami, pinahiya kami sa ano eh, flag ceremony. Sabi ng ombudsman, oo nga no, oo nga. Oo nga, sige, suspend natin yan. Oh. Tapos, dapat, kung ikaw ang presidente, tatayuan mo yan. Hindi, nagpaalam sa akin to eh. Susuportahan ko to. Ang sabi ng presidente, maganda na siguro yan. Maganda na siguro yan. Para walang gulo, hayaan mo na. Ayoko ng gulo. Ayoko ng kumprontasyon. Ayoko, hindi ko kaya yung kumprontasyon. Hayaan mo na siguro. Kita nyo kung gaano kaloko? Di ba? Ganun. Yan! Tanong ko kayo. Yan o, ang dahilan. Sabi nito, kainuman siguro nung sa ombudsman. Wag ganun, Diego! Maraming nabubuo sa mga inuman. Oh, totoo yan. Maraming nabubuo dyan.